It cannot be bloodless. Kung maaari, huliin nga na walang dugo. Pero hindi maaaring ganun eh. Magkakadugo talaga yan kasi lalaban at lalaban yan. Talagang gera yan. Sasabihin ko sa inyo. There will be thousands who will still die in the 6 years of this administration. Pagpuspusan ng ating ginagawa. And kudos to the police who will be doing their job. Amen. But it cannot be bloodless. I tell you that. Very good. But I would like to comment on this former statement of General Azurin, if I'm not mistaken, that he said we can do the drug war bloodless. It cannot be bloodless. So, sa ilang buwan pa lang ng ating bagong administrasyon, sinabi niya mismo, 46 people were killed already in drug operations under Marcos administration. At sabi niya, this is very minimal. It's minimal because it's very new. You're just how many months into this administration. So, you see, yung mga patutsada nila kay Pangulong Duterte noon na bakit ganon, maraming namamatay. Drug war nga eh. Makikipaglaban nga yan sa inyo eh. Kung di kayo magtatanggol ng sarili ninyo, kayong papatayin ng mga yan. So what is the purpose of you bearing the authority and arms in your authority? It is to protect yourself and to apprehend those that are into the drug war. Kung maaari, huliin nga na walang dugo. Pero hindi maaaring ganun eh. Magkakadugo talaga yan kasi lalaban at lalaban yan. And what will you do when they too have high-powered weapons to go against those that are going to apprehend them? Magkakapatayan talaga yan. So, sinabi ng ating PNP chief, this is very minimal because it's just few months. But in 6 years, i-times mo yan sa palaging raid natin, palaging raid, it will amount to thousands. Amen. Kasi puspusan ng raid ninyo, puspusan din ang barilan dyan. Hindi yan susuko na basta-basta ibibigay lang sa iyo at tone-toneladang mga ipinupuslit nilang illegal drugs, kundi makikipagpatayan yan. Eh kung talagang totohanan ang pulis sa kanilang mga trabaho, magre-raid tulad ng ginawa ng ating Pangulong Duterte noon, eh talagang magkakagera yun. Makikipaggera talaga yung mga drug lords, drug pushers, mga drug addict. Kasi hanap buhay nila yan eh. O di, magkakamatayan talaga. So ito, nagpapatotoo na hindi pwedeng walang blood na dadanak pagka war on drugs. Amen. O, minimal kasi bago pa. Wala pang 3 buwan nata. O, di, nagkaganito na. May 46 na. Eh, panahon nata ng Pangulong Duterte sa 3 months, wala pang 46 eh. Oh, pero, if you true and true, gagawin natin ang trabaho ng pulis na talagang i-raid ang mga drug dens, ang mga drug lords, sasabatin ito to reduce the supply and demand of drugs, cutting the supply, anti-drug campaign from cutting the supply to reducing the demand of drugs. Talagang gera yan. Sasabihin ko sa inyo. There will be thousands who will still die in the 6 years of this administration. Pagpuspusan ng ating ginagawa. And kudos to the police who will be doing their job. Amen. But it cannot be bloodless. I tell you that. Hindi yan, ito na. Ay, bibigyan na namin sa inyo itong drugs namin. Cannot be.